In Ken, the YPH, mga kasagutan sa mga katanungan sa ating CCTV V380. Welcome guys sa vlog natin ngayon sa V380 CCTV. Isa sa issue natin dito na disconnect no ang device sa unit. So, hindi na siya maka-log in ulit. Ano ang ating gagawin at solusyon? At kung pwede ba na mahigit sa isa na device ang pwedeng maka-register, connect sa unit natin. So ito yung proseso kung paano natin magawa, no? Magawa ng solusyon. Una, paano natin makonect ang na-disconnect na device natin sa ating CCTV. Click natin yung app ng V380. So, ito yun. I-uninstall yung luma. Ang unang gawin natin, pupunta tayo dito sa app, i-reinstall natin yan. So, hintayin natin na ma-install. Minsan yung bilis nito depende din sa connection or stability ng ating wifi or internet. Then, open. And dito tayo sa bahagi, no? I have read and agreed. Ito, yun ang ating switch ulit. Tapos, dito tayo sa confirm. And allow. Ayan. So, skip. Log in tayo. At ang gagawin natin dito, gamitin natin yung isang account na naka-register sa device. Yun lang ang gamitin natin. Kahit na tatlo, apat pa tayo na gustong mag-connect, isang account lang ang gamitin natin, pwede at madali. Alright, so nilagay natin dito yung password, hindi ko na pinakita. Then, ang gagawin natin, log in. So, hintayin natin. Next. Yun. Connecting. Ngayon, ito na siya. Okay, yung na-disconnect natin na device. Ngayon, ayan na. Kita natin, naka-connect na tayo sa ating CCTV. Alright, ito na guys. Ang ating connection. May mga nagtatanong. Sir, paano kung sobra, higit sa isa, dalawa, or kung marami ang CCTV? So, ang gagawin lang dito, ito lang ang gagawin natin. No? Ito lang pindutin natin. Yan. At lalabas yan, ito, ang apat, no? Apat na device. Pwede tayo. So, yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Sa mga nagtatanong naman kung saan makita itong mga recorded videos, eto, makita natin mayroon siyang rec. Nakita natin sa gilid, oh. Ayan. Ayan, ito yun, rec. Ibig sabihin yan, recorded yan. So, paano natin yan ma-retrieve or ma-replay? Ito dito tayo sa pindutin natin yung replay. Ayan. Tapos, wag pindutin yung cloud. Dito tayo sa micro SD card. Ayan. Okay. Ngayon, piliin natin ang date. Kung ano. Let's say, for example, sa kahapon. Para makita natin yung activity, ito kahapon yan, gabi yan.
So hanapin natin ang hanapan natin ng oras kahapon, no? Pwede nating mapagalaw 'yan. Ito na yung araw kahapon, sa araw 'yan. So hanapan pa natin yung mga recorded activity na mayroon tayong makitang mga tao dito. Naka-record 'yan sa ating SD card. Yan. Oh, ito na, mayroon tayong nakitang mga activity, no? So recorded itong mga galaw natin kahapon. Okay? So, yun lang, no? Kung paano natin ma-retrieve yung mga previous activities. So, yun lang ang gagawin natin. So, this is Inken DIYPH. Sa mga nagtatanong kung paano at pwede ba tayong makaregister ng mahigit sa isa, pwede po hanggang apat na device ang pwede nating i-register sa ating CCTV. Basta, tandaan natin na isang account or email account lang ang gagamitin. Kahit na malayo ka pa, probinsya, or nasa Maynila ka, pwede po, pwede kang makaregister. Basta, tandaan natin na ang CCTV ay nakakonek palagi sa ating Wi-Fi. So, that's it. Sa mga nagtatanong, thank you for watching. Sana ang ating counting vlog ay nakakatulong sa mga nagkakaroon ng issue at problema sa kung paano ma-connect or ilagin ulit ang mga na-disconnect at ilan ang pwedeng device na maaring gamitin natin sa isang CCTV. Inken DIYPH, thank you for watching.